po, magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. At ang akin pong babasahin ay para po kay Kimino o Boyet na matatagpuan sa chapter 19 verses 1 to 5. Ang Levita at ang kanyang asawang lingkod. Nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang Levita sa malayong bulubunduki ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Juda, at ginawa niyang asawang lingkod, subalit nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan. Naisipan naman ang Levita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, ipinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap na biya ng lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon. Kaya nanatili siya roon ng 3 araw. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Thank you, Lord. Amen. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po muli ay mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 19 verse 6 to 9. Sa gayon, naupo sila at kumain at uminom silang 2 at sinabi ng ama na babae sa lalaki, isinasamo ko kayo sa na magsaya ka at magpahinga sa buong gabi at matuwa ang iyong puso. At ang lalaki ay bumangon upang umalis. Ngunit pinilit siya ng kanyang biyanan at siya ay tumigil uli roon. At siya ay bumangong maaga sa kinaumagahan ng 5 araw upang yumaon at sinabi ng mga babae, isinasama ko sa inyong palakasin mo muna ang iyong puso at maghintay ka hanggang sa kamulimlim ang araw at sila'y kumain silang 2. At nang tumindig ang lalaki upang yumaon siya at ang kanyang babae at ang kanyang bataan ay sinabis ng kanyang biyanan na ama ng kanyang babae sa kanya, narito ngayon ang araw na gumagabi na. Sinasamo ko sa inyong pagpahinga sa buong gabi. Narito ang araw ng pananaw, tumigil dito upang ang iyong puso ay sumaya. At bukas ay yumaon kayong maaga sa inyong paglakad upang makauwi ka. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon hukom chapter 19 verse 10 to 13. Ngunit hindi na pumapayag ang Levita sa halip tumuloy na sila, tumidilim na nang sila'y dumating sa tapat ng Jebus. Na ngayon, Jerusalem, kaya't sinabi ng alipin, mabuti pa po'y tumuloy na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi. Sinabi ang Levita, hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo ng Gibeah. Halika kayo at sa Gibeah o sa Rama na tayo magpapalipas ng gabi. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 19 verse 14 to 17. Kaya lumampas sila ng Jebus at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw nang sila'y makarating sa Gibeah, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan upang doon magpalipas ng gabi, sapagkat walang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. Samantalang nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki na galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang ito ay dating taga Kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gibeah na nakatira. Karamihan ng nakatira doon ay doon mula sa lipi ng Benjamin. Napansin ng matanda ang Levita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, taga saan kayo at saan kayo pupunta? Yun lang po rin ang Diyos. God bless.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Hukom, Kapitulo 19, versikulo 18 hanggang 22. Ito po ang nakasulat. Sumagot ang Levita, galing kami sa Bethlehem na sakop ng Juda at pauwi na kami sa bahay namin sa kabundukan ng Ephraim. Walang nag-alok sa amin na tumuloy sa bahay niya. May pagkain at inumin kami ng asawa ko at ang aking utusan. Meron kaming dayami at pagkain para sa mga asno namin, kaya wala na kaming kailangan pa. Sinabi ng matanda, huwag kayong matulog dito sa plaza, doon na lang kayo sa aking bahay. Handa akong magbigay ng kahit anong kailangan ninyo. Kaya sumamay sila sa matanda. Pagdating nila, pinakain ng matanda ang mga asno nila. Pagtapos nilang magkugas ng paa, kumain sila at umiinom. Habang nagkasayahan sila, biglang pinaligiran ng masamang tao ang bahay at kinalabog ang pintuan. Sinisigawan nila ang matandang may-ari ng bahay. Palabasin mo ang bisita mong lalaki para makipagtalik kami sa kanya. Yun lang po. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 19 verse 23 to 26. Sumagot ang matanda, bisita ko siya, kaya huwag niyo siyang gawa ng marumi at kahiyahiyang bagay. Kung gusto niyo, ang anak kong dalaga na lang at ang asawa ng lalaking ito ang ibibigay ko sa inyo. Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa kanila. Huwag lang ninyong gawin ang kahiyahiyang bagay sa bisita ko. Hindi nakinig ang mga tao sa kanya, kaya pinalabas ng Levita ang asawa niya at ibinigay sa kanila. Magdamag siyang pinagsamantalahan at inabuso ng mga ito at ang mapagbubukang liwayway na pinaalis nila ang asawa ng Levita. Bumalik ang babae sa bahay na tinuluyan ng kanyang asawa. Natumba siya sa pintuan at doon siya sinikatan ng araw. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat at ang babasahin ka po ay matatagpan sa Hukom chapter 19 verses 27 to 30. At ito po ang sinasabi, nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. Sinabi niya, bangon na at uuwi na tayo, ngunit hindi sumasagot ang babae. Kaya isinikay niya ito sa kanyang asno at nagpatuloy ng paglalakbay. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at pinagputol-putol niya sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. Lahat ng makakakita rito ay nagsabi, wala pang nangyaring ganito buhat ng umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin? Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise your God, thank you, God, amen. God bless everyone.